dapat bang pinag-uusapan ang pera with between couples or even with the family. Okay. So gaano dapat ba o gaano kaimportante na pinag-uusapan nyo yung pera sa loob ng tahanan nyo? Yes. Hi guys! This is Bern and Duyon. This is Ray and Duyon, and welcome to Best Life. Yeah. So yun, last time pinag-usapan natin kung sino yung hahawak dapat ng pera. Sino ba yung sita husband o wife, di ba? Or sino ba yung may knowledge in, or may discipline to handle those skill sa paghawak ng pera. Pero ngayon, panibagong topic ang pag-uusapan natin. Ano nga yung pag-uusapan natin? Pag-uusapan naman natin ngayon is dapat bang pinag-uusapan ang pera with between couples or even with the family. Okay. So gaano dapat ba o gaano kaimportante na pinag-uusapan nyo yung pera sa loob ng tahanan nyo? Yes. So in short, parang corporate or family corporation. Corporation agad. Conversation muna about about finances. Okay, bakit nga ba mahalaga ang pag-usapan ang pamilya ang tungkol sa usaping pinansyal? So in reality, 'di ba, Filipino culture, may mga lalo sa usaping pera, hindi kasi tayo ganoon ka-open. Okay. Ewan ko lang yung experience mo, pero sa case ko, hindi talaga siya I think sa discussion, parang kunwari, kung may may financial issue na, kunwari, kung ang situation, hindi ko naman nalalaman yun na may problema kami sa pera or may utang kami. Wala akong idea. Basta lumalaki ako, may pagkain naman sa lamesa, di ba, nakapag-aral ako. So, okay lang, di ba? Pero naalala ko lang naman din, na-encourage kami lagi na mag-aral na mabuti, mag-save. Yun. Pero yung kinagis na ako kasing pagsisave, short-term savings, walang savings for the long-term. Nagsisave ako. Alkansya. Parang short-term lang kasi may gusto kong bilhin. So, ang point lang doon is, hindi siya nagiging part talaga ng family conversations. Okay. Which I feel, di ba, tayo, active tayo sa Finlit, dapat pala na mga bata pa lang nai-involve na doon sa conversation na paano ba binabudget ni mommy and daddy yung pera. Kasi even your son, your daughter, o yung mga anak natin, dapat involved din sila. Kasi for sure, kahit gaano kaliit man yan, meron silang ambag. So, kapag naiintindihan nila na ang magulang ko medyo nahihirapan, kailangan paintindi natin na, anak, ito muna yung dapat natin gawin kasi ito lang. So, that's the nature. Kasi yung kultura ng Pilipino, no, siguro hindi naman, middle class, parang sa amin din, never na yung napag-usapan tungkol sa pera. Alalaman mo na lang, may utang, magbabayad ng tuition, piwa ng pera. So, hindi ka rin nakapag-ambag. Wala ka naging contribution kasi hindi mo naman talaga alam kung ano nangyari. So, sana tayo as siyempre, new breed, nagkakaroon, naging magulang ka na, may mga anak ka na, sana ma-involve mo rin sila. So, kasi dito nagsisimula yung family finance, no? Kung halimbawa, si ate, medyo nakaluwag, pwede niyang isave at matutunan na, bukod sa savings, baka mayroon pang mga investment na pwede niyong ituro sa mga anak. So, nagkakaroon ng bawat isa ng concern. So, baka nga may idea pa mga anak natin. Kasi ngayon, sa sobrang easy to access the internet, you can search anything, investment, finance, lahat eh. Baka may alam sila na makakatulong din sa atin. So, mas mabuting ma-involve ang bawat isa kapag usaping pera. Yeah. Ano pa? Then, naalala ko lang din may isang instance nung nag-aaral pa ako. May mga classmates ako na masyadong
Waldas sa Pera. Okay. I don't know where they come. Probably, well off talaga sila. Pero naisip ko, alam kaya nila kung gano'ng kahirap na pinagtatrabaho ng parents nila yung binibigay sa kanilang pambaon. Tapos, nagka-cut lang ng classes or kung ano-ano binibigay nila, diba? Yun, diba? Kasi, kung kung hindi na-experience, turo ni Lolo Warren Buffett, diba? Na, you just hand over enough inheritance for your children or grandchildren to be able to stand on their own. Yes. But not more than enough na nagiging dependent sila. Sa nagiging tamad. They expect something. So, yun nga eh. Kasi nagsisimula ang lahat sa pamilya. Mm-hmm. And hindi lang, of course, pamilya, dyan dapat nagsisimula yung faith mo. Mm-hmm. Aside from faith, yan din dapat nagsisimula lahat ng natututunan mo sa buhay. Mm-hmm. So, kapag natuto yung isang member of our family mm-hmm. in handling finance, nagiging aware siya, so, lumalaki siya na they give value on money. Mm. Hindi lang siya basta, yun nga, nagwawaldas. Kasi, pinahahalagahan niya. Dahil naiintindihan niya na, ang perang ito, pinaghirapan ng magulang ko. Mm. Yung pagpapaaral sa akin, pinaghirapan ng parents ko. I need to take this seriously. Kasi, yun yung hindi, ano eh, hindi madali para sa mga magulang natin na kumita ng pera. So, you put value sa pera na nahahawakan mo. Hindi lang basta may pera ka, waldas dito. Mm-hmm. So, that's the important of as early as you can, involve mo yung family mo. So, ngayon nga, di ba, not only in terms of finance, even diba, sa entrepreneurship and businesses, look at some, well, Chinese families, di ba, Filipino-Chinese, how they train their children to get involved in business early, di ba? So, kasi doon, talagang, ano yun, visual, actual, nakikita nila, ah, ganito pala, ganito na pala go yung business, o ganito pala kung bakit naging maalwal na yung buhay namin, kasi merong exposure doon sa, ano, sa finance saka sa business. So, ganun din, hopefully, sa majority ng Filipino families, hindi naman kailangan ano, yung business agad eh, di ba? Yung sa mga, kung merong maliit na naipupundar, na, yun nga, na investment man yan or savings, i-share, di ba? Not necessarily naman lahat eh, di ba? At least have some idea. Yung parents, binibigyan ng idea yung mga anak. Ngayong buwan, medyo tight tayo ngayon, ha? So, konting paghihigpit ng sinturon or konting pagtitipid. Pero, I'm sure na malulunasan. Sa as early as na, maturuan mo yung mga anak mo, yung member of your family na paano ang gagawin mo? Di ba, mayroong kwento na kapag yung isang anak niya, kapag pinagawa niya ng book review, kapag maganda yung book review at natapos, binibigyan ng reward. Mm-hmm. So, dahil yung anak niya mahilig sa magbasa, so he make that passion na para kumita. Para ini-incentivize niya. Bibigyan siya ng incentive. Oh. So, as early as now, nakikita na yung passion ng anak, nagagawa niya na, ay, kapag ito pala pinagbubutihan ko, pwede pala ako magkapera dito. Mm. So, kaya may mga bata pa lang na maagang namulat na ang passion nila, they know how to monetize their passion. So, parang sinasabi mo na yung parents can expose their kids very young in terms of, yun nga, money. And of course, syempre, dahil bata sila, mas madali sa kanila makarecover kasi una, dependent pa sila sa magulang. So, if they failed, madaling makabangon kasi they know that they have a parents that they will support them. Mm-hmm. So, unlike kung medyo may edad na tayo, saka pa lang tayo talaga nag-explore about business, about family matters kasi hindi nga natin napag-usa finance sa family, medyo masakit, medyo mahirap kasi nga, una, may mga dependent ka na. Unlike nung dependent ka pa sa magulang mo, pwede ka mag-fail and then madali ka makarecover. Pero ngayon, may pinapaaral ka na, mahirap na mag-fail. Tapos,
syempre, kakainin yung pamilya. So, yun. Kakainin yung pamilya? Hindi, yung kakainin yung buong pamilya, mga pagkain na dapat yung bilhin, mga babayaran. So, okay. Syempre, depende sa yun. So, mahirap para sa late na nagsisimula okay. Na mag-pill. So, ang bottom line doon is yung money talks, di ba? Yes. Dapat maging part siya ng couple and family conversation. I think it will be hard initially kasi ano siya eh, hindi new culture. Yes, so, but in our case, di ba, parang yun nga, yung pinanggalingan natin, hindi naman siya openly discussed. Pero tayo, di ba, we make it a point na to make it part of conversation. But yes. In actuality, so at least in my family, nagiging part na rin siya ng paunting conversation. Dati yung insurance naman namin pinag-uusapan. Yun, oh, diba? Yung investment. Na life, di ba? Mga stocks, hindi naman siya part ng conversation. Pero kami, dahil nasanay kami ni Nard, may community kami na ganun ng culture, we are slowly introducing it to our families as yes. Well. So, they're also getting comfortable now. Okay. So, yun, sana may naitulong tong vlog na to. Yes. Na involve nyo ang family nyo. Mm-hmm. Kasi that's why it's a family. You're helping each other. Mm-hmm. You know? And the family, the basic unit of your community. Mm-hmm. So, kung matuto yung family, then the community will mahahawa-hawa na mm-hmm. matuto. And I hope, hindi lang community, the whole nation na rin yan. Yeah. Sana. Mm-hmm. So, yun. Okay. So, once again, this is Rhea Anduyon. And this is Bern Anduyon. And this is Best Life. But before we end, so, sa lahat ng family, we would like to samahan nyo kami to invite you to inner prayers. Mm-hmm. Okay? Ikaw naman ang mag-lead. Okay, so let's bow down our heads and remember that we're the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise and glorify your name. We thank you for this opportunity for us, Bernard, to use this medium to be able to reach out to more families, more couples, whom you would like to bless. Oh Lord, may we be truly good stewards of the blessings that you bestow upon us. May we be generous, humble in sharing these treasures to others, especially to those who are in need. Lord, we offer a special prayer to families who may have who may be having financial troubles right now, mga couples who probably are buried in debt. Lord, sana po ay matulungan niyo po sila makaahon po sa kanilang kalagayang pinansyal ngayon. And Lord, we continue to pray, Lord, for other families, especially yung mga families ng OFWs na darating ang panahon po because of their unity in managing finances po ay ma-achieve po nila ang kanilang mga financial goals and dreams in the soonest possible time. All these prayers and other prayers in our hearts, we all lift them up to you. In the mighty name of Jesus, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Bye guys! Bye guys. Thank you!